Una ko pong tanong, di po ba nung budget hearing nitong nakaraan, hindi po tayo nagkaroon ng COA at sa pakiusap na rin po ni Secretary Abisado and sa pakiusap ni Speaker Alan Cayetano na kahit na wala pa kayong COA report, ay payagan na munang ipasa dahil may contribution sa inyo ang national government ang budget ng PhilHealth. 60 billion po ang binagdag na pondo sa inyo ng national government. Tama po ba? Oo, 71 billion. 71 billion. Opo. Ngayon po, yung binanggit mo kasi, General Morales, yung pong binabanggit niyo kahapon, pinanood ko po kayo hanggang sa ngayon, para po bang itong problema, dahil naalala niyo, ang problema po ng 2018 COA, yung Commission on Audit, hindi nga po kayo nagkaroon ng pag-aaral sa kadahilanan na walang substantive testing ang case rates, all case rates ng inyong ahensya. Tama po ba? I have here the COA report, General Morales. And if I may read the financial report, the faithful representation of the benefit claims expenses account totaling 121 billion for calendar year 2018 was not established due to the delay in the grant of full access to PhilHealth new claims and claim system, which precluded the audit teams to conduct substantive testing on all case rates transactions amounting to 62.9 billion or 51.79%, contrary to paragraph 15 of Philippine Accounting Standards and PhilHealth Office Order 088-2015 dated October 12, 2015. Tama po ba, General Morales? Nakamute? Nakamute po ata po kayo, General. Hello? Yes, hello. General. Hello. Sa pagkaalam ko, binigyan ho namin sila nag-access. Nag-create ho kami ng account para ma-access nila yung data namin. At mapapaliwanag ho ito ng aming Corporate Information Officer, si Senior Vice President Pupita Aragona, na siya ho nagbigay ng nagbukas ng access sa Commission on Audit po. At meron ho kaming resident auditor ng COA dito na nakikipag-ugnay ho sa amin sa mga pangangailangan nila. Kumari ho, Congressman, pwede kong ipaliwanag si SBP Aragona sa bagay nito. General Morales, yung akin lang naman po, General, if you can hear me, yung akin po is factual lang. Hindi po tayo nung nagkaroon ng budget hearing, wala pa po ang COA report mo. Ngayon po, maaaring nagkaroon na kayo ng access. Kaya nga po sinabi ng COA sa amin, hindi muna sila magsasubmit ngayon, but they will submit it in the later part of this year. Yan po ang paliwanag ng COA na piniyaga naman po natin dahil hindi naman natin mapipilit yung audit report. General, we were together in the budget hearing. That was the discussion then. Yung po yung naging sitwasyon natin. Walang COA report at that time. Sir, yung hong for calendar year 2018 ho ba ang tinatanong ninyo? Yes, General. Opo. Opo. Na-implement na ho natin ito. Meron ho kaming yung audit observation, faithful representation of the benefit claims, expense, totaling 121 billion. Ang audit recommendation, no, we recommend that management provide the COA PhilHealth auditors nationwide full and continuous access to all systems and programs necessary for the timely conduct of an audit as mandated by Section 26 of PD 1445. Na-implement na ho namin ito. Yes, General. Pero naalala niyo po, nung budget hearing, wala po tayo niyan nung panahon na yon. Wala po. Opo, wala po. Okay. Ito pong 2017, meron din pong COA report yan na ang sinasabi po rito, yung all case rates ninyo, nagkaroon ng tatlong pag-aaral sa NCR,
yung Philhealth Regional Office 1, Philhealth Regional Office 2, na sinasabi naman nag-overpayment. Mas malaki ang binayad kesa dun sa ginastos ng pasyente. Chichikin ko sa amin ang aming records, kung Mario. Okay, tanong ko lang po, General. Para humalinaw na lang tayo, di po ba ang all case rate ng pneumonia ay 15,000? Opo. Okay. Ang all case rate ng acute gastroenteritis ay 6,600. Tama po. Ang urinary tract infection, 7,000. Tama po. Sa pagdaan ng maraming taon, ang binabayaran niyo sa pneumonia, umaabot kayo sa 700,000 plus taon-taon. Mga claims po, mga tao. Opo. Kahit na ibalik natin yan ng 2014, 15, 16, 17, 18, halos nasa 700,000 po ang claims ng pneumonia. Opo. Ang claims ng gastroenteritis for the past 4 or 5 years, nasa almost 350,000 every year. General Morales, naputol po. Ang claims ng urinary tract infection, nasa 300,000 every year. Almost 300,000 every year. General? Hello. Hello. General, unmute po. Hello. Yes. Hello. Yes, General. Nakamute po, General. Okay na ho. Opo. Narinigun niyo ako. So, yung pong all case rate policy na binabanggit ko sa inyo, General, kahit na anong gawin yung computerization, makukomputerize lang po ang corruption dyan sa loob ng PhilHealth. Dahil ho, binabayaran ng buo based on a case rate. Imbis na dun sa actual na ginastos ng isang pasyente, General, and we have been talking about this, pareho tayong bago, ako bago sa Kongreso, kayo po bago dyan. Dito po sa COVID, nag-case rate na naman kayo. I can assure you, General, there will be corruption there. Of the 30 billion, of the release 14 billion, yun lang po sa mild pneumonia, 43,000. Marami po dyan ang mas mababa ang gastos na babayaran ng PhilHealth ng 43,000, General. Yung mga case rate ho sa COVID-19, bago hong labas ito, galing ho sa datos na nakuha natin nung pumasok ho yung COVID-19. At constantly ho kami nag-adjust, katulad ng testing kits din, para maipantay natin sa market cost. Ngayon doon naman ho sa case rate, sa ilalim ho ng universal healthcare ho, papunta ho tayo sa global budget na kung saan ang pondo ho ay in-advance sa healthcare provider network, sa LGU, sa probinsya, para sila na ho ang mag-manage ng kanilang pondo. So yun ho ang long-term na sagot dun sa problema ng case rate na hindi naangkop dun sa tunay na gastos. Dun naman so sa mga nakaraan, meron ho kami mga compliance sa mga COA audit na kung makukuha ko ho ang inyong mga datos, baka pwede ho natin i-compare dito sa mga binigay sa aming mga dokumento galing ho sa Commission on Audit. General, I have your the audit reports 2013, 2014, 2015, 16, 17. Simple lang po, General, and I am sorry, hindi nyo maayos ang PhilHealth pagka po hindi nyo ito binago. Yung ginasabi nyo pong reforma, wag po kayong makinig sa mga tao nyo dyan na nagsasabi ng case rates. Mali po yan. Kahit sinong insurance company ang kausapin nyo, pag ikaw na bangga, kung magkano ang bangga, yun lang ang babayaran. Kung ikaw nagkasakit, kung anong gamot, kung anong ginawa sa'yo, yun lang ang babayaran. It cannot be a package.
Even if you go on a global budget, and please tell them that we understand what a global budget means. Yan din po will not happen as long as we have the case rate set up. Mr. Chairman. Kung pwede ko kong i-share sa inyo, yung sulat ko galing sa Commission on Audit na natanggap natin noong June 10, 2020, na pinirman ho ni Chairman Aguinaldo. Ang sinasabi niya ho dito, based on the foregoing data, ito hong binigay namin sa kanya, yung premium contributions, benefit claims, income, operating expense, at saka interest and other income na 2017 at 2013 to 2017. At ang sabi ho niya, based on the foregoing data, the alleged losses of 154 billion pesos did not appear in the published COA annual audit reports on PhilHealth. Umaasa ho kami sa Commission on Audit na siya hong nag-audit ng mga gastusin ho ng PhilHealth at nakikipag-ugnay ho sa kami sa kanila para sagutin yung mga kanilang observations tsaka yung kanilang memo. Tama po yun, General, dahil ito naman po eh, sinabi nga nila, binabasa nila sa 20% na potential corruption under the COA AOM. So, sinabi po nila yung 153 billion. Pero ito po ehemplo na potential na nawawala sa PhilHealth, General Morales. But believe me, you will have continuous problem in PhilHealth with the all case rate program. Tanungin niyo po ang lahat ng insurance company, tanungin niyo po ang mga hospital. Wala pong gumagawa ng isang package ng pagpayad. At yan po ang mangyayari sa IRM ninyo. At kahit anong programa, computerization, magka-COVID, magpataal, lahat po yan mauuwi sa corruption hanggang may all case rate program kayo, President Morales. And I'm sorry, President Morales, because I'm already telling you, hindi nyo nga ako kasalanan yan. Sa panahon ni Presidente Noynoy Aquino yan. Ngayon dapat sa panahon ni Pangulong Duterte, itigil na yan, iinto na yan para hindi magpatuloy ang ganitong problema.